1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21,700 po. Marami pong salamat ulit sa inyong lahat. Wow, cellphone. Ako, baka magka-boyfriend agad. Yun, mga ka-wild. Hindi tayo ngayon sa bahay nila Irish. Kaya lang wala sila dito. Ano? Pero sabi nung kapitbahay, nag-i-give na ng tubig. Kauwi lang galing siya school. Kaya sundan natin doon. Kasi minsan sumama tayo doon sa pag-i-give nila. Kaya alam natin kung saan yung lugar nung iniigiban nila ng tubig. Guuling sila, mga ka-wild. Yan. Uling na kahoy. Bago lang, mainit pa. Siguro isa ito sa ano nila, panluto, kaya naman pabinta. Ayun. Dito tayo ngayon sa ano, yung pinagkukuhaan nila ng mga bato na ibinibintan nila per kubiko. Napakarami na siguro, napakatagal na nila itong inipon. Kasi halos isang buwan tayo bago nakabalik, mga ka-wild. Yan, dami na uli nilang stock. Yung una tipo na dito, sabi nila, naibinta na. Kaya ngayon, nag-ipon uli sila. Napakalalim na ng hukay. Ayun, para ng ano, mga ka-wild, para ng minahan. Talagang kahit ano na lang para sa ano, para makasurvive sa araw-araw. Mga ka-wild, punta natin doon si Iris. Sa igiban. Tara po, sama tayo. Alam niyo po? Ay, tinalo niya ata. Nandun po siya sa kababaan eh. Dito ba? Dito ba? Medyo malayo-layo lang mga ka-wild kasi napakalayo talaga ng igiban lalo sa mga gatong probinsya. Talagang napakalayo ng mga igiban ng inumin. Parang matapang yung baka. Hala ka boy, ayun na! Boy, bilisan mo boy! Grabe yan! Tapang pala yun ah! Baka magaling po yung may-ari nun! Nakawala! Grabe! Buti hindi kayo nabulbuhin ng makapatid! Dali man lang yama, ikot-ikot lang ako. Masaisi ko na nga, yun mapapulang. Grabe mga kawal! Hinabol tayo ng baka. Napakatapang pala ng baka na yun. Buti, napatid yung tali. Bito, dire-diretso na, hindi tayo hinabol. Grabe, grabe yung diribis ko. Yung mga kawal, si Iris. Hello, kumusta? Ayos. Yun mga kawal. Ito yung mga inigib nila. Ito mga kawal, nung bata pa kami, ganito rin yung ginagawa namin. Pagkatapos namin galing sa school, utusan agad kami na mag-igib ng tubig. Lalo sa ganitong mga probinsya, talagang napakalayo ng mga igiban ng tubig. At yung mga bata, inutusan agad ng mga magulang na mag-igib ng tubig. Kaya yung mga nakatira sa probinsya, siguro makaka-relate sa ginagawa ni Iris. Pero si Iris, wala naman siyang magulang. Ayan, kaya kailangan niyang gawin dito. Ito si Raymark, mga kawal, kasama ni Iris. Nagpasok ka ba ngayon? Hindi po. Hindi? Oo, sa ating mo lang nagpasok kanina. Ayun. Kumusta yung pag-aaral mo, Iris? Okay lang po. Okay lang? Paano ka ba pag mapasok sa school ninyo? Medyo malayo-layo. Na sumasakay ka? Opo. Hindi naman kaya ng bike, ano? Pero marunong ka na ba mag-bike? Marunong na po. Marunong na? Hindi ka naman nasugatan? Sugatan po. Sugatan? Pero kasama yun sa ano, pagpapractice, ano? At least marunong ka na. Paglalabas ka,
ano, hindi ka na mahihirapan ay bike. Ay grabe, inabol kami ng ano kanina, buti ito hindi matapang. Inabol kami mga kawad ng baka kanina. At siguro nakapula ko. Medyo galit siguro yung baka sa kulay pula, pero itong kalabaw, medyo mabait. Yun, ibibigay kami sa iyo, ano? Nasaan si Lola mo? Andun po. Andun. Ay, nayon si Lola. Okay. Lola, dito po kayo ngayon. Ah, ito mga kawal si Lola. Yun. Yun. Kayo na po yung nag-aalaga kay Irish. Opo. Yun. Yung mga kawal, sila na yung nag-aasikaso kay Irish. Kasi nga, wala na mga magulang si Irish. Opo. Yan, napakasipag ni Irish, ate yan. Opo. Po. Kayo na lang po ang katulong sa buhay. Opo. Yan, pagbubungkal ng bato, pagkukupra. Tapos maduring, Mar. Yan, pati pag-iigib ng tubig. Talaga po bang ano, pagka-uwi ng school ay umiigib agad ng tubig si... Opo, kasi po panligo nila sa umaga ulit. Ah. Tapos, dyan, kasama na rin po dyan yung ano, inumin. Hugas po. Hindi po yan ang inumin. Doon po sila tatapag mamaya ulit. Hapon ulit para inumin sa binibili po. Ah, binibili. Okay. Akala ko inumin. Pang dabsaw lang, panligo, pandaba. Pandigo. Ah, medyo malayo-layo po. Ay, ano? Malayo po doon sa taas. Yung pala. Oh, talagang ano, dito sa gantong lugar mga kawal sa probinsya, talagang ano. Hirap ang pagtubig. Ang tubig. Kailangan mong pumunta sa malayo para makakuha ka ng medyo malinis ng tubig. Ay, ito pala anak. Sige anak ko. Hawakan mo mahal ko. Tagilid. Masyadong mahirap ito. Yari lang ng mga kwan ang paragos namin, eh, hindi ito bili eh. Gawa-gawa lang ko kasi namin ito. Sariling gawa po. Opo. Sariling gawa po namin maglulola. Kanino po itong ano, kalabaw? Alaga ko lang po yan. Ah, paalaga? Opo. Paalaga. Ano pong style ng paalaga? Ibig sabihin po, inalagaan namin itong maliit pa. Kung ito po yung mapapaanak namin, unang anak ay sa amin. Pero ang inahin, hati kami. Ay, maliit pa naman po. Paano nga ang anak ito? Mga ilang taon pa po ano? Opo. Tapos yung anak dito, mayiging sa inyo na? Opo. Oh. Oh, magkakaroon na ng sariling kalabaw si Iris. Kung mabuntis po. Ahin, so, maliit pa naman ito. Po. Opo. Oh. Mm-hmm. Kayo po yung... Nanay ni Iris o tatay niya? Nanay po. Nanay? Opo. Talagang nakakalungkot po yung nangyari sa nanay ni Totoo Iris. Totoo po, ano sir. Po? Nakakalungkot po na magpakamatay sila. May tatlong anak. Na ako nga po ang nagbantay dyan na mula noong... Ako nga po yung naiiyak pag naalala ko yung anak ko ay gawa po ng ito. 5 buwan pa lang maiwan. Halos ako na nagpapalaki dyan. Sa apo ko na yan. Kaya nga po, naiiyak nga po ako pag naalala ko yung anak ko. Iiwan nila yung tatlo. Ganun. Kahit sino po talaga, talagang mahirapan. Lalo po yung ganun yung paraan ng pagkawalan niya. Bago napakahirap po ng buhay. Wala may ibang naiwan kundi anak. Sa amin. Kayo na po yung nag-asikaso sa mga apo po ninyo. Opo. Pang ilan po yun yung namatay na anak po so, ninyo? So ano po yun, pang... Lima. Pang ano po, apat. Pang apat po pong anak yun. Pang apat? Opo. Ay, pang lima po sir pala. Nakalimutan ko na sa dami po ng anak ko at siyam. Nakalimutan ko na po. Ilan taon po siya nung mangyari yun? Ilan taan po? 25 po. 25? Bata pa po? Bata pa po. Dahil po siguro sa mga problema. Ano po? Lima po na hindi rin kayanin, makaya, kinaya. Kaya po nagkaganon. Tapos yan po naman, magtatatlong taon pa lang. Nag-birthday yan, nakaburol yung ina. Ah, siya? Opo. Ito si Remark? Taon, opo. Kaya mula po noon, ito grade 1, ako na po ang nag-utay-utay sa kanila kahit mahirap. Kaya po si Iris, nasasabi ko sa kanila lahat ng trabaho alam niya, maggamas, lapa-upa, mag-uling, sa magting-ting, saka po manabo, at tapos ay magtatabas. Ganun, kaya po niya, magtanim po ng saging, alam niyan. Talagang tinrining na po ninyo si Iris. Opo, ito po marunong. Nakakatabo itong mag-isa. Basta sa bili, yung hindi na itututok lang ang hose, kaya po yan mag-isa. Anak, pagod na ako. Ikaw naman ang tumabo. Ay, natabo na po yan. Opo. Sa bundok. Kaya po, maraming salamat po sa mga natulong sa mga apo ko. Nang ako yung malaman-alaman din po. Talaga pong hirap na hirap ako magpalaki sa aking tatlong anak po. Napakahirap po talaga. Napakahirap po.
Kala po siguro hindi nung... talaga anak mapigil ang hindi umiyak. Naalala ko yung ina niya kung bakit basta na lang iniwan. Nasaan na po yung tatay nila? Ang tatay po ni Iris, nauna pa sa inang mamatay. Yung naman po ang tatay nito, nagtatrabaho po sa Lucena, ay nagkasakit daw po ng sabaga, kaya kung kailan po magkapira, nagbibigay po. Pero hindi po madalas, madalang po. Ibig sabihin, kayo na lang po talaga yung sumusuporta sa kanila. Opo, sir. Lalo ngayon, pumapasok si Iris, eh, di wala po uling kayong katulong. Makakatulong lang po ninyo pag uuwi ng hapon. Hapon po. Hapon. Tuwi lang pong hapon. At saka Sabado at Linggo, yun po, nakakapaglaba naman siya ng mga gamit nila. Oo. Lagang... Nakita niyo rin po yung pangyayari niyo yung pagkamatay ng nanay ni Iris? Makita ko po ay nung nakabiti na yapos yapos na nung asawa at tulong inay at si Aurea ay nagbigti. Yun po, doon ko na lang po nakita na ibinaba namin ay may pulso pa po sir, ay pero nadala pa namin ng bayan, hindi na patay na po. Opo, hindi na po. Parang mahirap po makalimutan yung ganong eksena na mahirap nakita po. Niyo po. Ano? Mahirap po talaga, sir. Talagang pag maalala mo, talagang napayak ka talaga. Naiiyak po talaga ako, sir. Lalo kina Iris, mas mahirap sa kanila kasi nawalan sila ng nanay, wala ng tatay. Ano po. Kami po, ako, nawalan din po ako ng nanay, nagkasakit. Pero bata po ako, ilad po nun, mga 11. 11 years old po ako noon. Ayun, meron akong gusto ibigay sa iyo, galing pa itong ano, ibang bansa, ano, galing pa ng ibang bansa. Sa palagay mo, ano kaya laman ito? kayo po nanay. Hindi ko po alam, parang kanin. Kanin? Sorry, no, parang ano, special na kanin. Opo, siguro nga, ano ito? Opo nga, sir. Louis Vuitton na kanin. O kaya gusi. Opo. Yan, tingin, baba ka. Tingin natin. Yan. Huwakan lang siya. Sige, buksan mo. Ako muna. Buksan mo daw yun. Sige, buksan mo. Tiyan mo kung anong laman yan. Buksi. Tangkay ng kamuti ang tali. Ay, bigay gulay. Masarap. Sarap na gulay po, ano? Opo. Idlay-lay mo sa damit mo. Sige. Ate. Buti. Talagang maganda pala yung tali sa ibang bansa, mga Howard. Gulay. Yun. Ano pa kanali? Buklat eh. Buklat pa. Sabi maraming salamat po. Ganun. Maraming salamat po. Sige, tingnan mo pa. May laman pa. Meron pa sa likod. Sige, buksan mo yan. Okay, tawa ka muna kay Lola. Wow, cellphone. Ako, baka magka-boyfriend agad. Yung cellphone yan. Galing po yan kay Sir Raul. Tapos meron pang cash na talagang may 20,000. Maraming salamat po sa tumulong sa aking mga apo. Hindi na po ako masyadong maghihirap para sa kanila. Salamat po sa lahat ng mababuting loob na tumulong sa kanila. Pati naman po ako'y makikinabang din. Salamat po. Kayo magpasalamat kayo, anak. Maraming salamat po. Tingnan mo lang yung cellphone. Tingnan mo. Saan mo? May SIM card ka ba? Wala. Bili pa. May paparehistro pa. Patingin daw. Titingnan natin ang maganda mong cellphone. Tapos picture. Wow, ganda. Wow! Kaya mo siya ang sutungkol sa cellphone? Yun. May cellphone na ba siya? Mayroon ka na bang dati siya ito? Wala po. Ngayon pa lang? Opo. Wala. Magpasalamat ka sa nagbigay. Palagay mo, paano mo kaya magagamit yung cellphone? Nagpapaturo po. Sa ano po, yung mga asen ko po, hindi ko po alam. Mas search ko po sa Google. Sa school, pwede mo magamit. Kaya para makontakt mo yung mga kamag-anak mo. Pasalamat tayo sa nagbigay niyan. Anong gusto mo sabihin dyan sa cellphone? Harap sa kanta. Maraming salamat po dito sa cellphone binigay niyo po sa akin. At sa pera po. Napakalaking tulong po sa aking mga apo nito, sir. Saka ito, mag-get 20,000 po ito. Opo, salamat po ulit.
cash po ay galing kay Ma'am ano, kay Ma'am Wela, kay Ma'am tapos kay Sir Rodolph saka sa from Australia, saka kay Sir Raul Habagat. Yan, maraming maraming salamat po from ibang bansa po. Maraming maraming salamat po sa nagbigay ng tulong sa aking mga apo, pati po ako'y makikinabang din dito. At sana po sa mga ibang tutulong pa sa mga apo ko. Hindi ko na po babanggitin ang inyong mga pangalan. Maraming maraming salamat po. Anak, magpasalamat kayo. Salamat. Malaking kaluwanan ito sa buhay natin. Harap dun. Banggitin mo, Jackson. Appreciate. Yun. Ikaw ang bumansa. Si Ma'am Willa, nagpadala siya ng 10,000. Okay na ba? Okay. Si Ma'am Willa, nagpadala siya ng 10,000. Si Ma'am, si Sir Rudolph, 25. Si from Australia, 5,000. Saka kaya si Raul, bumili tayo ng cellphone. Ipadala siya ng 11,000, binawas natin yung cellphone saka yung ilang natira. Okay. Salamat po salamat ulit sa kanilang lahat. Kaya Iris, anong gusto mong sabihin sa kanila? Maraming maraming salamat po. Sa inyong lahat. Sa inyong lahat. Ikaw, anong sasabihin mo? Hi po, hi po sa inyong lahat. Maraming maraming pong salamat sa tumulong sa amin. Maraming maraming salamat din po sa gusto pong tumulong sa amin. Magpapahinga muna sila sa pagbubungkal ng bato. Ang dami kong mapasok si Iris. Tuwing ahawi daw siya ng hapon, igib ng tubig, magbubungkal ng bato. Pag Sabado linggo, magbubungkal ng bato. Kaya medyo mahirap. Palagay ko, pagpapasok ka ng school, masakit na yung katawan mo. Ano? O sanay na. Maglalaba po po yan sa Sabado at Linggo. Kasi po, kailangan laban yung aming mga damit kasi ako na maraming trabaho. Mamumuto lang ka para may ulingin, kaya magkuko ng tingtingin, hindi na ako makalaba. Hindi, sila maglalaba. Tita mo. Makawad ano, kasi talaga napakarami nilang ginagawa sa, kaya sa ngayon, maraming salamat po sa mga tumulong sa school. Tsaka po ito, hindi ko po ito dadaspain kung saan bagay, bibili po kami dito ng baboy at aming pong aalagaan para may pantustos ako sa susunod na mga araw kay Iris at Raymart. Bisilan po, kasama na rin po ako dito. Yun. Totoo po yun. Biik na na. Para pong 1-8 po, isang biik. Opo. Ibigay ng mga tatlo siguro. Oo nga po. At saka bahog. Bibili po kami ng bahog. Marami pong salamat ulit. Dito po. Pagbalik ulit nyo kung kayo may panahong bumalik pa sa amin, makikita nyo ang baboy na aming bibilihin. Sana makita namin. Opo, sir. Hindi ko po ito sisirain kung sa anong bagay. Napakahirap pumanap ng pera. Buhay mo kami. Kasi nagpabigay pong cellphone kay Iris, pero ayaw naman namin na maging dahilan yan para... baka ano, ayaw po namin maging dahilan yan na nakahanap siya ng textmate o kaya pagdata, ano? Kaya ko naman po pakiusapan ng apo ko dahil po ito po... Saka hindi... kaya pala napadala si Sir Raul kasi gusto niyang makausap si Iris sa messenger. Kaya pag gumawa ka ng messenger, i-chat mo si Sir Raul Habagat, ano? Raul Habagat. Raul. Para makunta ka niya kung ano pa daw yung mga pangailangan mo na pwede niya itulong. One, two, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,700 po. Marami pong salamat ulit sa inyong lahat na nagbigay tulong sa aking mga apo. Yung para saan po ito, nanay? Itong ano? Inuuling po namin, sir, at ipinagbibili namin yung iba, yung pwede, yung ridik ay panggatong. Pagbibili namin sa mga kapitbahay. Ibig sabihin, pati po pag-uuling, yan ninyo, anak buhay. Opo, kasi po wala nang nabili ng bato sa panahon ngayon. Bato po? Opo, ng mga boulders na yun, wala po nga inabili.
Yung kaya medyo mahirap-hirap po pala ang bato. Opo. Yung pa naman sana yung malaki ang income sa bato. Ano po? Opo, sana. Ay, wala po nga inabili. Matagal na po eh. Isang buwan na halos. Ah, talagang. Ah, wala. Ah, kalungkot po ano. Ayun naman po. Para saan po yun? Titingtingin po namin yan, sir. Para maibinta, maigirin po pambaon o pambili ng isang kilong bigas. May baonin sa umaga sila. Ayan po, mga tingting namin. Ah, ito na. Opo. Siya nga. Ito mga kawan. Marami na, oh. Makala po bita nyo ng ganito. Ay, per kilo po, sir. 12 po ang kilo ngayon nito. Pili na ganito. 12? Opo, ang isang kilo. Opo. Yung isang piraso po, mag-ilang kilo? Ay, wala. Ito po, mga 2 kilo pa lang po yan. Itong lahat na po? Opo, kasi kasama rin. Dahil magaan po kasi ngayon ang tingting at tuyo. Ibig sabihin to, 24 pesos lang ito lahat. Opo. Grabe, ano po? Kanina po, kaya kami nakabili ng kapit asukar. Nagbinta po ako ng 8 kilo. Pinadala ko po kay Iris. Naka 96 naman po kami. Nakabili po ang kapit asukar. 8 kilo po. Ilang araw niyo po ginawa yun? Sus, ngalingali pong 2 araw ko. Katulong ko pa ito. Hirap po kasi mag-ganon. Katulong din si Iris. Opo. Bispeng 2 araw, 90 pesos lang. Opo. Grabe po ano. Talaga ano, pong. Maigi na kaysa wala. Kaysa ano po? Wala pong maibili ng kape o isang kilong bigas, sir. Nakawal. Talagang ano. Napakasipag nila nanay. Oh. Lahat. Lahat ng trabaho may isip natin sa probinsya, ginagawa nila. Noon, gumagawa din kami nito. Pero yung pagbubungkal ng bato, hindi. Medyo mahirap-hirap. Pero kila nanay, ibig sabihin ngayon, wala pong bumibili ng bato ngayon. Wala po ngayon, sir. Kaya po kami medyo talagang hirap na hirap lalo. Wala po talagang bumibili ngayon. Kaya po pala dumami na dumami yung stock. Opo, tambak yun, po. Kaya pala mga kawal, pagdating kanina, daming bato na nakatamba kasi walang bumibili. Opo, wala po. Ilang ano po sana yun? Ilang kubiko na? Ay, marami na po yun. Baka po mga 30 kubiko na yung lahat na yun. 30 kubiko? Opo, marami na po sana yung pipirahin. Simula po nung umalis kami? Nakabinta po naman po yun. Nakabinta po kami ng bali ay 3 karga sa 10. Hindi na po naulit. Hindi na po naulit? Opo. Ay sa dami po, bago naman ka makabinta, no, marami ng utang kami sa may-ari. Edi ibabayad lang. Wala, matitira. Opo, sana yung medyo malaki-laki yung binta ano po, opo, sa bato. Sana. Kaya lang mas mabigat yung trabaho, pero sulit sana. Kaya lang ngayon po, wala po palang buyer. Wala po talaga ngayon buyer. Pang nabili. Wala po buyer ngayon. Kaya ngayon, nag-uuling naman po kayo. Uuling po, para lang po matustusan yung pag-aral niya. May baonin kahit 10 piso sa school. Nagtitingting, nakakabili rin po ng 1 kilong bigas o kape. Ganun po. Ayun, wala po talaga. Maraming maraming salamat doon sa mga tumulong. Kasi maraming maraming salamat po. At kami po medyo aalman sa panahon ngayon. Pinapangako ko po na yung pirang ibinigay niya sa aking apo ay hindi ko gagawin sa masama. Ibibili ko po ng bulaw yung iba, iba'y kulang na gamit, may mga product pa po sir. Yun. Nabibilhin daw si Iris. Marami pong salamat sa pirang ibinigay niya sa aking mga apo, pati po sa cellphone. Ang magpasalamat ka anak, cellphone ni ate. Salamat po. Yun, makinood ka ng cellphone ni ate mo. Ano? Opo. Yun mga kawal, ito ngayon yung mga bato na naipon nila. Mga ilang araw niyong inipon nito? Matagal na po ito eh. Matagal na? Siguro simula nung umalis kami nung nakalipas na puta namin dito. Nga, mag-iisang buwan na. Ano, mag-iisang buwan na? Ano po? Napakatagal. Kumusta yung ano? Yung bilihan ng bato ngayon? Ano po? Hindi na po muna daw sila magkukuha at ano po. Wala muna kumukuha ngayon. Yun, nakwento nga sa amin ni Lola mo. Na walang bumibili ngayon ng bato. Ano kaya yung dahilan? Marami nang stock o ano, di mo rin alam. Yung mahirap ano. Ito pa naman sana yung ano, magandang pagkuna ng income ano, ng pagtustos sa araw-araw kaya lang ano, wala pa lang buyer ngayon. Yan, tama-tama pala yung dating namin ano, buti merong mga tumulong para sa inyo. Kaya kahit walang buyer, meron kayong pambaon sa school, bayarin, iba pa mga pangailangan. Tulad ng sabi ni Lola mo, pang ano, aalaga kayo ng baboy. Marunong ka ba mag-alaga ng baboy? Opo. Nakapag-alaga ka na ba dati? Dati po. Dati? Ayun. Doon po yung bahay. Diyan sa baba. Ayun. Di ikaw rin uli mag-aalaga nun. Tulong kayo ni Lola. Ayun. Sana maging matagumpay ano. Para pag dumami yung ano na yun, at least hindi na kayo magbubungkal ng bato. Kasi mahirap pala. Medyo mahirap pala mga kawag. Yung pagbubungkal ng bato kasi hindi mo alam kung may darating na buyer. Kasi dito sa daan, makikipapansin po ninyo, iba-iba po yung may-ari. Yun, walang buyer kaya dumami na dumami.
Eh, hindi nila alam kung kailan sila makakaroon ng pera. Kaya sana maging matagumpay yung naiisip ni Lola mo, no? Para kahit paano, hindi na kayo araw-araw bubungkal ng bato kasi medyo mabigat. Kasi kung isipin nyo mga kawal, yung isang perasong bato, nasa 20 kilos, may higit. Lalo yung malalaki, 30 kilos. Yun yung una puta natin dito, binubuhat ni Iris. Ano? Yan, napakalakas. Kasi napansin nyo kanina, yung isang container, yun, napakasimple lang niyang binuhat. Ano? Kasi yun na yung madalas na ginagawa niya. Yan talaga, napakasipag ni Iris mga kawal. Kumusta yung ano ngayon? Pagkukupra, wala ngayong kupra. Wala. Talagang lahat na dala ni Iris mga kawal, kahit ano. Ano pa yung ibang ano ginagawa mo minsan pag wala kayong pagbubungkal ng buto, pagkupra? Tanim po ng saging at kamot ito, balingay po. Ayun. Yeah, para kahit walang ano, merong humukayin ano, mga tanim. Ayos ah. Yeah, buboy, kumusta yung ano mo, pag-aaral mo? Okay lang po. Okay lang? Ang kasama kayo ni ate mo pag mapasok o magkaiba? Ah, magkaiba yung school nyo, ano? Pero sa yung sa service na sinisibas nyo, magkasama kayo? Hindi. Ah, hindi rin, magkaiba? Malapit lang po ang school. Ah, nilalakad lang yung kanya? Ayun, malapit lang naman pala. Ayun mga kawad, ito pala yung isa sa ginagawa nila para makasurvive. Gagawa ng listing-ting, kaya lang napakamura pala, per kilo. Yung halos dalawang araw na ginagawa nila, eh, kakahalagang halos ng 100. Napakamura. Pero okay lang na kasi pinupulot lang naman sa gubat. Kahit paano, makakabili ka ng ibang pangailangan. Okay. Kumusta pala Iris yung ano mo, bike? Kay, from, ano, kay galing kay Ma'am Maria. Maria yun ano, yun. Marunong ka na pala mag-bike? Na po. Ilang ano, ilang simple lang bago ka natuto? Wala. Wala? Tumba lang? Wala. Wala. Ayos ah, talagang napakagaling. Kasi nung ako bata pa mga kawal, dalawang bike yata yung nasira bago ako natuto mag-bike. Pero si Iris napakabilis matuto. Nakagamit mo naman kapag ano, lumalabas ka ng bayan. O kaya dito sa kalsada. Opo. Bibilis sa tindahan ano. Kaya lang medyo mahirap pagpa-ako na dito sa inyo. Ano ginagawa mo pagpa-ako na dito? Nasakyan pa rin po. Nakakaya? Oh, talagang ayos ah. Bagay, napakalakas ng katawan ni Iris mga kawad. Ano, pwedeng pansali sa Olympic. Pwedeng pang ano. Pwedeng pang tapat kay Heidelin Diaz. Yun. Yung weightlifting. Mga kawal, pwede ano. Napakalakas kasi nakita naman natin sa ginagawa ni Iris pagbubungkal ng bato, trabahong panlalaki, pagkupra, pagigib ng tubig sa malayo, pati pala pag-uuling at paggawa ng ulis-tingting, halos lahat na pala. Ano, wala na akong naiisip na ibang ano trabaho sa probinsya na hindi kayang gawin ni Iris. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day.